ako'y gagawa ng kinilaw na bangus. Ganito po kasi ako gagawa ng kinilaw. Pag malaki ang bangus, andito, part dito, pataas. Kakaliskisan ko yan kasi sayang ang ulo, di naman na nasasama sa kinilaw. Gawing kinilaw. So dito sa bandang buntot, yun ang gagawin kong kinilaw. So dito, na part, katulad nito, para makain. Ayan, ito. Tinanggal ko. Ang ingay ng pusa ko. Tapos, magiging ganito na siya. Ganito ang paghiwa ng bangus. Pag gusto nyo magkinilaw, ganito lang po ha. Layo muna natin yun. Ay, ganito. I-slice natin. Nalikot ang camera ko. Dahil nauuga ang ating lamesa. Siguraduhin po na matalas ang ating kutsilyo para hindi po malata ang ating isda. Ganyan. Oh, kita niyo po? Ganyan ang pag-slice ng bangus. Oh, nahiwa na. Ganyan lang yan, oh. Tanggalin lang yung mga tinik niyan. Ganyan. Makikita mo na ang tinik. Ganyan. Then, yung iba ayaw ng itim. So, tanggalin natin yung itim. Ako, walang problema kahit ano. And then, sa balat naman, yung iba ayaw, hindi nila tinatanggalan ng balat. Kaso ako, tanggalan ko ng balat kasi para siyang ahas. Tapos, ganyan lang. Slide mo lang yung kutsilyo. Hawakan mo dito sa dulo. Ayan. Ayan. Ganyan lang, oh. Sandali lang yan. Yung iba kasi sabihin mahirap. Oh. Slice. Ganyan lang. Then, ito mga, sa mga pusa. Clear. Ito naman. Slice lang. Ito natanggalan ko kanina ng ay kahapon ng kaliskis pag palengke ko. Sabi ko, tanggalan. Tinanggalan naman. Ganyan lang. Oh. Sandali lang din. Tap the, the tinik-tinik. Ganyan, isang. Remove the bone. Bone ko ba? Pastilan. Hirap mo English. And then, ang natira ay pang pusa, syempre. And then, hiwa-hiwa like this. Slide the knife. Like it, like this. And, move forward. See? Perfect. Walang sayang, walang walang laman. Ganyan lang. Alright, then, you can slice now. Just like that. Camera ay natanggal po yung pinaka common specialty ng mga Bisaya, kinilaw. Tagal na kung di nakapagkinilaw. On the way na. Palagay ko may nangingitlog na. Ganyan yan. Pag may nangingitlog, maingay sila. Ito ang ingay sa aming kapit building. Maingay po, maingay. Pagkatapos po, di po natin ma-perfect ang bangus. Alam natin ang bangus ay maraming tinik. So, ang gagawin natin, babaran po natin yan ng suka. Para lumambot ang tinik. Asin. Then, halo-halo. Ihalo natin. Ibabad muna natin habang may gagawin tayo. Mag-iihaw ako ng liyan po mamaya-maya. So, habang mag-iihaw ako, nakababad itong aking bangus. Okay? That's it. So,
Yan na. Takpan naman natin yan. At ito'y aking na-marinate na last night. Pero masarap to kung 2 days, 3 days ma-marinate yan. Kaso, gusto ko nang... Ay, hindi. Kaso, gusto ko nang kumain ng langaw. May nagpakita kasing langaw eh. Gusto ko nang kumain ng kinilaw na may lempo. Masarap po ang kinilaw niyo pag merong ganito, taba-taba konti. Kasi doon maglalasa ang ating kinilaw. Okay? Kaya ang kinilaw, masarap pag ang lempo ay inihaw. Kasi yung iba, nilalaga lang eh. Eh hindi maano yung taba niya. Hindi mahalo doon sa ating kinilaw. Yun lang naman nagpapasarap din isa doon sa kinilaw. Nagpapasarap ang katas ng inihaw. So, kasalan na siya! Biskot ang ingay ng kapit. Gabing ko eh. Sa aking mga manunod. Very maingay ang aking kapitbahay. And this one here. Ayan lang natin. Huwag natin masyadong lakasan ang apoy kay gusto kong maluluto talaga yung karne. Ricardo. Ito ang ating sahog. Luya. As much as possible. Sa akin, gusto ko yung luya dudurugin ko para talaga mag-absorb yung matanggal yung lansa ng isda natin. Alam niyo naman, kahit anong gawin natin, ang isda ay malansa pa rin. So, gusto ko, durog. So, yung iba naman, hindi naman slice. Nasa inyo na po yun. Bahala kayo sa buhay. Yan, sibuyas, syempre. Ang aking kutsilyo. Sibuyas, huwag niyo na ano yung kutsilyo. Sibuyas, then calamansi, and pepino, of course. Of course, hindi mawawala talaga sa kinilaw ang ating sili. Kailangan, sa aking galing garden yan ha, kailangan ang sili talaga. Kasi pag nagkinilaw ka no lang sili, it's kaput, useless. At ingay talaga ng aking kapitbahay, oy! At malapit na, may gulay. Nangangapitbahay na ang amoy ng aking inihaw. Oops. Oops. Iniwan ko kasi. Malapit na. Malapit na nasunog. Sunog na nga eh. Hindi ko kasi yan. Huwag kasi natin paypayan para hindi talaga siya masunog. Maluto siya talaga. Woohoo! Sarap-sarap yan. Yummy. Ay, salamat! Makakain na rin ako ng masarap. Ayan po, at naka-slice na ang ating yan po. So, gagawin natin ngayon ay atin ang ihalo. Pakita ko sa inyo kung paano maghalo, paano magtimpla ng kinilaw. Bisayan version. Okay, let's go. Let's start. Ito na po ang aking ginawa kaninang pangus. Nababad na po yan sa suka. So, ang ginawa ko, binanlawan ko ulit. Tapos, lalagay na natin yan ngayon, yung isda. Tapos, lalagyan ko yan ng asin muna. Konting asin lang muna. Adjust na lang natin mamaya. Baka umalat. Hindi pwede sa akin maalat. Tapos, lagay. Hindi, wow. Nakisabay. Tapos, lagyan na natin yung luya. Maganda pag marami luya. Tapos, halo na rin natin si Buya para halo-halo blues na. Yan, haluin na lang natin. Sensya na po, mga manok. Tapos, lalagyan na natin ng suka. Ako, kunting suka lang kasi lalagyan ko ng kalamansi. Yan, haluin na natin. Po, para yung katas niya papasok. Okay. Then, haluin natin para yung katas ng ating inihaw. Ay, ginoo. Kalami na lamang yan. So, kalami na lang ihawin. Katayin yung manok ko. Mainit. Sunod kong katayin.
ganito yung slice ko ng calamansi, away butay. Ganito ako mag-ano eh. Yung iba kasi hindi, dito lang sa dulo. Yan, i-slice niya sa dulo. Tapos ako. Estimate lang natin, yan lang muna. And then, ilalagay ko na yung aking pipino. Kamay na, para masarap. Masarap pag kinakamay. Ay, musta naman. Ay, kasarap na. Alam nyo, masarap kaya ang kinilaw pag may saging, nilagang saging at saka kamote. Alam nyo ba yun? Pag nasa dagat ka, masarap ito. Maligo. Maligo sa dagat. Ito yung pinakamasarap. At nasa inyo na yan kung gusto nyo lagyan ng betsin. Ako, alam nyo na, from Lorena TV, hindi po ako naglalagay ng betsin pag kumakain ako or anything. Maganda din. Kahit pag nagsabaw po ako, hindi po ako naglalagay ng betsin or ginisamix or kahit na ano. Yun. Hindi, masarap talaga, promise. Pero huwag sobra kasi hindi maganda ang sobra. Okay? Tingnan natin, tikman ko. Kung okay na, pipino lang muna. That. Yung iba ayaw ng maasin. Katulad ng ate ko, ayaw niya ng maasin. So, tama na to sa kanya. Sakto lang, hindi maasin. Pero yung mahilig dyan na maasin, dagdagan na lang natin ng calamansi. Oh, ano pa ba antay natin? As I've said, let's go! Ay guys, nakalimutan ko ang sili. Lagay ko pala. Sili. Habang hindi pa na umpisa ng kainan. Yung pinaka-importante yung sili. Yun tuloy ang munti ko na makalimutan. Huli. Okay, tara na. Guys, hindi pa ako gutom. Ganito po yung kanin ko pag hindi ako gutom. Pati sunog. Naghalapot ako sa ilalim ng kaldero. Nahanap ko yung dukot. Ganito lang.